What's up mga kawit? Today, pag-uusapan natin is about derivatives. Ang learning objective natin for today is i-define natin, kikilalanan natin sino to si derivatives, alamin natin yung characteristics niya, yung purpose niya, para saan mo siya ginagamit, and then magbigay din tayo ng basic types niya para mas malinaw. Okay? And since we're talking about derivatives, magbabanggit din yung underlying. Kaya i-define na rin natin yan and magpo-provide tayo ng example para mas malinaw. Okay tayo? So, simulan na natin. First, let us define, sino po ba si derivatives? Okay? According kay Investopedia, derivative is a financial security wherein yung value niya is reliant upon sa underlying. Okay? So, sino nga ba daw si derivative? Si derivative daw po is a financial security na nakuha mo because of a contract. Yung contract, pinasok mo kasi dependent yan sa underlying. Okay? Si underlying po kasi is a asset or liability wherein exposed siya sa risk. Kaya pumapasok po tayo sa isang contract wherein we can have a security na mag-shield sa atin sa risk. Okay? Later on, mas makikilala niyo yan pag nagbigay tayo ng example. Okay? So, ano ba yung characteristics ni derivatives? Sabi daw, derivative, yung value niya changes in response to change in underlying. Since sabi nga natin, dependent po si derivative kay underlying, natural yung value niya magdedependent din kay underlying. Okay pa? Next, it requires no initial investment or minimal initial net investment. Okay pa? So, ang kagandahan ni derivative, nababawasan na yung risk sa atin, hindi pa natin kailangan mag-down agad ng investment. Okay, so nagkakaroon lang po ng payment dun sa actual date na napagkasunduan. Okay tayo. Now, sabi natin since derivatives mostly ginagamit siya para mabawasan yung risk, therefore, it will be settled on a future date. Okay? Next item, i-define natin si underlying kasi nabanggit na natin si underlying eh. Okay, sino po ba si underlying? Sabi again, Investopedia, underlying are financial assets, liabilities upon which a derivative price is based. No, nabanggit na yan. Pero para mas malinaw, gamitin natin yung definition ni Sir Milan dun sa kanyang book na Business Combination Edition 2018. Okay, sabi ni Sir Milan, underlying refers to specified price, rate, or other variable including scheduled event that may or may not occur. Ibig sabihin, ito yung mga items na sabi natin, volatile yung presyo, dahil volatile yung presyo, pag merong kanyan, exposed ka sa risk. Okay? Kaya nga, ang example po niyan, mga kapatid, is number one, yung exchange rate. Diba? For example, US dollar to peso. Alam naman natin na US dollar to peso, masyadong volatile yan, pabago-bago, possible, kada araw nagbabago. Actually, I have an experience niyan, nung tatrabaho ako with a multinational corporation wherein I was tasked to exchange our dollar para maging peso, para may panggastos kami. So, I called the bank para magtanong ng exchange rate and then I confirmed that exchange rate after 30 minutes kasi kailangan ko ng 30 minutes para magpa-approve, para magumawa ng paperwork, para magawa yung exchange na yon. Unfortunately, hindi na mabigay sa akin ng banko kasi nga, nagbago na yung exchange rate. Since open pa yung Philippine Dealing Exchange that time, pabago-bago yung exchange rate. Okay? Kaya nga may tinatawag tayo spot rate kasi on the spot, pabago-bago yung exchange rate. Okay? So, pwedeng every hour, every 30 minutes. We're not sure. Okay? So, another example is what we call commodity price. Ano ba yun? Presyo ng commodity. Ano mga commodity na possible pabago-bago ng presyo na? Andyan yung langis, yung gatas, yung asukal, diba? So, lahat ng pabago-bago, lahat ng volatile yung price, lahat ng volatile ng rate, normally pwedeng gamitin na underlying. Actually, sabi nga nila, pati yung temperature pwedeng gamitin underlying. Okay ba? Next, stock price. Alam naman natin na stock price, maraming factors yan. Magkaroon lang ng konting current event, papalo na po yan. Diba? Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Kaya ngayon, sabi na since may crisis, maraming bumababa, nagpupula nga daw according dun sa pina-follow ko na group na stock traders. Okay ba? And another example is yung interest rate. So, interest rate, alam naman natin, meron tayong tinatawag na nominal interest rate na fixed yun. Hindi po yung pag-usapan. Meron tayong mga tinatawag na effective interest rate wherein market value po yung
nagbabago. Market value yung ginagamit and pabago-bago siya. Variable po yung interest rate. Variable po ha, hindi variable ha. Next, balik tayo kay derivatives. Alamin natin ano ba yung purpose ng derivatives. Nasabi ko na kanina ano yung purpose, pero actually may dalawang purpose eh. First, pwede kang mag-speculate. Ano ba yung speculation? Nagkakaroon ka ng speculation. Nag-speculate ka if you're using derivatives para mag-incur ng risk. Sabihin, ginagamit mo yung derivatives para kumita. Okay, pero bihira lang daw yung gumagamit ng yan. Gumagamit ng derivatives para kumita. Kasi mostly, ang derivatives ay ginagamit para ma-minimize mo yung risk. Para mabawasan yung impact sa'yo ng risk. Diba? Kaya ka nga nagkaroon ng secondary contract eh. Kasi alam mo yung underlying risky. Pabago-bago yung presyo. Okay, may impact po yun sa financial statements mo. Okay po tayo? Now, magbigay na tayo ng mga basic types ng derivatives. First basic type is what we call forward contract. Forward contract is an agreement between two parties to exchange specified amount of commodity or foreign currency at a specific date in a future at pre-agreed price. Ibig sabihin, kapag kasundo ka na yung commodity mo, yung security mo, or yung foreign currency mo, ibebenta mo dun sa kausap mong party at a specific price. Kahit pa alam nyo na yung commodity, security, and foreign currency pa bago-bago. Okay? So, nakipagkasundo ka in a future date. Okay po tayo. Now, kamukha po ni forward contract si futures contract. Ang medyo pinagkaiba niya lang is futures contract ay traded po siya. Si forward contract, normally, over the counter yan. Pag pumunta ka sa banko, pwede ka na makipag-kontrata kay banko nang bigyan ka ng forward contract. Okay? Bibigyan ako ng example. Okay pa? So, as promised, example na po yan. So, for example, we have the company named PH Company. From the word PH, Philippine company siya. Therefore, yung reporting currency niya or yung currency na ginagamit niya pag-report ng financial statement ay peso. And yung kanyang functional currency or yung currency na ginagamit niya pang-transact is Philippine peso din. Okay? And then, kunwari, si PH Company ang binibenta niya ay kotse. So, one time, nagbenta siya with the foreign currency ng kanyang product na kotse, tago na lang natin sa pangalang US company. So, malamang nasa USA yan. Now, okay, dahil nasa USA siya, ibabayad niya ay US dollar. Okay, now, yung bentahan, nagkaroon ng credit terms. 30 days credit terms. Okay, so 1 million US dollars will be paid after 30 days. Okay, now, kay PH Company, possible may risk yan. Bakit? The moment ibinenta mo yung kotse, kung cash sales yan, hindi ganun kataas yung risk. Bakit? Kasi alam mo na yung presyo eh. Alam mo na kung magkano yung exchange rate yung US dollar. Kasi since peso yan, ipapalit mo rin yung US dollar para mas magamit mo. Okay? Since 30 days yan, hindi niya sure kung yung exchange rate today and exchange rate after 30 days is the same. Okay? Masama pa nito if yung exchange rate today mas mataas kesa exchange rate after 30 days. Ibig sabihin, pag pinapalit niya yung 1 million US dollars nung after 30 days, mas mababa na yung makukuha niyang peso. Nakukuha. Okay. Now, therefore, risky kay PH Company. Now, para mas makasiguro siya, ang pwede niyang gawin is magkaroon siya ng forward contract wherein lalapit siya kay bank and magre-request siya kay bank, ano bang possible mong i-offer sa akin na fixed rate? Okay? Sabi ni bank, okay, sige. Benta mo sa akin yung US dollars mo after 30 days. Ito yung rate natin, fixed rate natin. Ito yung ibibigay ko sa iyo, kabayaran. Okay? Regardless tumaas o bumaba yung exchange rate sa open market. Okay po. Makukuha. So, ano nangyari? Ang nangyari is ipinasa ni PH Company yung karamihan ng risk kay banko. Okay? Kasi yung kontrata niya kay banko, i-finish niya na eh. So, therefore, hanggang doon na lang. Na-trim down na ngayon yung risk. Well, yung difference nun, ma-absorb ng iba. That's why, tinawag siya ang derivative. That's why, tinawag siya
That's why ginagamit siya to minimize the risk. Nakukuha? Okay pa tayo. Next basic type of derivative is what we call option contract. Si option contract, medyo hawig siya kay forward and future. Ang pinagkaiba niya lang is si option contract is rights. Okay? Sir, anong rights? Ganito, para malinaw ha. Kay forward and future, di ba nakipagkasundo siya dun sa example ko? Nakipagkasundo siya kay banko at a fixed price. Okay? Yung fixed price na yun, whether favorable siya or unfavorable, pagdating ng date, kailangan mo talagang i-claim, kailangan mo talagang ibenta yung US dollar na 1 million. Okay? So, kunwari, ang binigay sa'yo, lugi ka pala after 30 days. Kasi hindi mo agad-agad ma-determine yan kung lugi ka kasi in future pa eh. Eh, lugi ka pala after 30 days. Kay forward and future, no choice ka. Kasi nakipagkontrata ka na kay banko. Pasukin mo na yon, babayad mo na sa kanya yung US dollar, kukunin mo na yung peso. Okay? Ang pinagkaiba kay option, rights lang. May choice ka, may option ka to avail yung fixed price na yon or hindi. Kung ayaw mo, kung unfavorable, hindi mo kukunin yung fixed price. Kung favorable, sige, kunin mo yung fixed price. Okay? Eh, di sir, mas maganda yung option contract. Not necessarily, kasi kay option contract, normally, nagbibigay ka ng premium. Meron kang mababang initial payment. Okay pa? Now, to cite an example, may dalawang klase nga pala ng option contract. Meron tayong tinatawag na call option, wherein option naman to buy. Bibili ka ng commodity, yung specified price, yung foreign currency. Or, meron tayong option to sell. Ibibenta mo naman yun. Ikaw naman yung may hawak ng anong commodity, ng specified price, yung foreign currency na yun. Okay? Now, sabi ko nga, magbibigay tayo ng example. Pero gagamitin ko yung example ko kay forward and future contract. Anong pinagkaiba niya? Si PH Company, ang mangyayari, since nakipagkasundo siya kay bank, that fixed rate, yung fixed rate na yon magiging optional lang siya kung nakukuni ni PH Company if magbibigay si PH Company ng premium. Okay po tayo? Okay ba? Next example is what we call swap contract. Sa swap naman, ang nangyayari, normally kasi, meron tayong mga variable na pinagpapalit mo kay fix. Okay? Kaya nga example ni swap, meron tayong interest rate swap. Diba? Napag-usapan natin kanina. Meron mga fixed interest rate at saka merong variable interest rate. So, kunwari, nag-loan ka, tapos ang usapan mo dun sa pinag-loanan mo is variable interest rate yung babayaran mo. Diba? Siyempre, risky yun. Variable yung interest rate eh. Diba? So, ang gagawin mo, pwede kang lumapit sa isang banko wherein yung banko magpo-provide sa'yo ng fixed rate or hindi. Yung banko magbabayad, siya yung magbabayad ng variable rate tapos ikaw magbabayad ka ng fixed rate dun kay banko. Okay? Ano nangyari? Inabsorb na yun ni banko yung risk kasi nasa kanya ngayon yung variability ng exchange rate, or nung interest rate, okay? Tapos, ang nangyayari, pinix mo na yung interest rate mo kasi nagbabayad ka ng fixed rate kasi may kakontrata ka na. Okay pa? Now, medyo kahawig siya kay foreign currency. Pwede nga gawin kay foreign currency. Ang nangyayari, inutang mo is foreign currency. Therefore, foreign currency yung babayaran mo and we all know na may exchange rate siya. Okay? So, pwede nga mangyayari, may pagpalit ka since peso yung ginagamit mo, peso na lang yung babayaran mo dun kay banko, and then si banko magbabayad ng foreign currency na interest. Pwede ka na. Okay pa? Okay, sa example, ganun din ang mangyayari, di ba? Kunwari, si PH Company, si BDO, nagpautang sa kay PH Company ng $1 million, and then, in return, PH Company will have to pay the interest of $1 million plus the variable interest rate. Okay? Now, ang mangyayari, PH Company will pay the fixed interest rate kay BPI. Okay? And then, pwede nga mangyayari, kung makipag-contract siya kay BPI, pwede nga mangyayari si BPI na yung magbabayad ng variable interest rate. Okay pa tayo? Any question? Wala. Thank you for listening. Thank you for watching.